Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Per Portaya and welcome na naman sa ating channel. And today's episode ay mag-usap na naman tayo tungkol sa mga bertud, mga agimat. And today's episode ay magre-review tayo dito sa isang eksena sa pelikula ni Ramon Revilla Sr. Mula sa mismong pelikulang Ang Mahiwagang Daigdig ni Elias Paniki. You know, isa yan sa mga legendary na napaka-classic at tuwing natatandaan ko eh tuwing Halloween, tuwing Undas pinapalabas lagi to sa telebisyon nung kabataan ko. So ito yung eksena, mga kamaster, kung saan ay paano nakuha ni Elias Paniki ang kanyang kapangyarihan. So unti-unti nating ano yan i-analyze at tatalakay natin yan isa-isa. Apply na natin. So by the way, no, yung character dito ni Ramon Revilla Sr. ay nasa ano siya, sepulturero. Okay, sa cementerio. So siya yung naghuhukay para sa mga bangkay. Yan. Elias! Elias! Halika! May matandang ano. Pero may tanyo. Usually sa mga agimat, no, makukuha mo ito accidentally or mayroong isang ermitanyo na mahiwagang ermitanyo in some na hindi mo man kilala na bigla na lang lilitaw at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at magpapaliwanag sa iyo kung ano ba yung mga bisa na kailangan dito. Anong kailangan ninyo tanda? Sino kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. At wala akong kailangan sa iyo. Oo, oh, diba? Usually ano eh, yung mga ganitong classic eksena sa mula sa ermitanyo is hindi kilala nung mismong bida. Dahil itong ermitanyong to ay may dalang mahiwagang something na siya magbibigay ng agimat. So panoorin natin. Ikaw ang nangangailangan, kaya ako'y narito. Tama ka sa iyong paniniwala na ang kamatayan ng mga mahal mo sa buhay at ng maraming mamamayan dito ay likha ng mga maligno. Narito ako upang tulungan ka. Hanapin, buksain, at itaboy ang mga laman lupa at mga alagad ng dilim. Paano ko magagawa ang sinasabi ninyo, tanda? Sapat na ba ang aking lakas? Wala akong armas kundi palat piko. Wala akong alam kundi humukay ng lupa. Napaglilibingan ang mga patay. Kapag nasa inang bertud, magiging sepulturero ka ng mga halimaw. Oo, siya pala ang ano, siya pala ang mga tagaligpit ng mga halimaw. Siya yung magpapalibing sa mga maligno, no? At gamit yung bertud na to, mga kamaster. So mamaya makikita nyo yung bertud na yan na gamit ni Elias Paniki. So isa yan sa mga katawagan din sa mutya at agimat is bertud. Hihilahin silang lahat sa hukay ng iyong mga kamay. So ito, yan po mga kamaster, no? Ibinigay na po nung ermitanyo yung isang pirasong tela. Well, ang tela mismo, panyo, damit, pantalon, o underwear, basta galing ito sa tela na may, usually may mga nakasulat to ng mga Latin. Okay? At isa to sa mga mabisang agimat dahil dahil ito yung mga
Kaya lang may mga Latin na, may mga dasal na is hindi mo na ito kailangan ng debosyon. Ang kailangan mo na lang dito is pagkaingatan. Pagkaingatan, yung mga ganitong klaseng gamit kasi nandun na yung dasal eh. Hindi mo na kailangan siyang pakainin. So, ang pinakamagandang magagawa mo lamang pag hawak mo yung mga ganitong klaseng bertud na mga tela, mga damit, is ano panghawakan mo yung mga mabubuting gawa na mula sa Biblia. So lahat ng mga mabubuting gawa kasi lahat ng mga dasal Latin is nakasulat diyan na naaayon sa salita ng Diyos, mga kamaster. Yan ang lagi yung tatandaan, okay? And itong pirasong tela na to is ito yata yung nilalagay sa ulo ni Elias Paniki. Okay? So, napakagandang bertod nito, no? So, dapat ito ay dadasalan sa isang magaling na antingero. Wag. Bubuksan mo lamang ang panyumpulang yan sa takdang oras. Okay, diba? Sa takdang oras. Kung kailan ay kailangan na kailangan niyang gamitin, hindi niya dapat itong hindi niya dapat gamitin yung mga itong klaseng bertud lalo na sa mga kahit sa mga totoong buhay sa mga bagay na hindi alam mo yung parang wala kakwenta-kwenta. Gamitin lamang ito sa mga bagay na kapaki-pakinabang o dapat na nakakatulong sa mga kapwa. Upang makamit mo ang kapangyarihang taglay niyang bertud. Bertud? Kailan ang takdang oras? Totoo, tanda? Ngayon na po ba? Bukas? Kailan, tanda? Sabik na akong matupad ang aking misyon. Okay, so siguro kung mapapanood niyo yung buong pelikula dito is nagkaroon ng trahedya sa karakter ni Ramon Revilla dito. Namatay kasi yung buong pamilya niya at kailangan niya maghiganti. Okay? At kailangan niya ng kapangyarihan para doon. Misyon ng paghihiganti. Maghintay ka, Elias. Huwag mong kainipan ang oras. Sa paghahanap mo sa mga maligno, ang unang sandata mo'y maingat na paghihintay. Kapag nainip ka, mawawalan ka ng ingat. At iyon ang panganib na haharapin mo. Galong katagal na panahon ang hihintayin ko dito si Bertud. Noong kapanahunan ko, ginamit ko ang Bertud na yan. Nasa akin pa ang bisa. Kaya sa kamatayan ko, saka lamang malilipat yan sa'yo. Right, so sabi dito ni Ermitaño, no? Siya yung nagmamay-ari noong bertod na tela na yon. So mga kamaster, no? Baka katanggap nga, ang exciting dito is baka katanggap nga siya ng kapangyarihan, pero yung mga naging kaaway ni Ermitaño nung siya ay gumagamit, ginagamit pa yung tela is mapupunta sa kanya. So magiging yung mga dati yung mga maligno siguro dati malilipat na ngayon kay Ramon Revilla ngayon dito yung mga kalabang maligno na nakalaman noon ni Tatang. Kailan nakatakda ang inyong kamatayan? So yun pala no mga master no. Usually yung mga matatanda na nagpapasa ng agimat is sila yung malapit ng malagutan ng hininga o sa mga paniniwalang Pinoy is napagod na. Gusto na sigurong mahimlay. Kaya yung agimat o bertod na meron sa kanila is ipinapasa na sa kanilang mga sa mga karapat dapat. Nakikita lang karapat dapat. Okay, so siyempre, siguro nahihirapan na sila na sobrang tanda. Eh siyempre, hindi pa sila namamatay dahil yung bertud ay nasa kanila, ipinapasa nila yon sa mga next generation. Kailan magaganap ang inyong kamatayan, tanda? Iuhudyat ng panyumpula.
Hintayin mo ang liwanag na magmumula sa kanya. Iyon ang palatandaan na ako'y patay na. So yun mga kamaster, ano no? Liliwanag pala yung bertod na yun once na pinamana yun sa ibang mga mag-aangkin. So yun ang isang eksena kung saan nakuha ni Elias Paniki ang kanyang kapangyarihan na bertod. At itong bertod na pala na to is galing pala sa tela. Tela na may mga dasal, mga Latin, at galing ito sa Ermitanyo. So well mga kamaster, dito na lang muna ang ating video topic. Kung meron kayong suggestion, mag-comment lang sa baba at atin niyang tatalakayin. And panoorin niyo lang yung ano, yung buong pelikula na to is available sa YouTube. Ang Mahiwagang Daigdig ni Elias Paniki. Yan, panoorin nyo yan. Nasa YouTube naman. At papapanood to ng buo. So, yun. Ito, hanggang dito lang muna. And bye-bye. See you sa mga susunod na mga adventure.